sa headlines ng RBC Network News. Sa report ni Boy Gonzales, mag-ina na-trap sa sunog sa Maynila. Patay! Sa balita ni Noche Cacas, daan-daang residente na wala ng bahay sa sunog sa Muntinlupa. Report mula kay Nicole Lopez, Metro Mayors nagrekomenda ng mas maluwag na MECQ, curfew iniklian. Sa balita ni Christian Manyo, pagdating ng mga bakunang binili ng Pilipinas sa Russia, naudlot na naman. Balita mula kay Val Gonzales, 19 na kataong maagang pumila sa community pantry sa QC, tinikitan. Sa balita ni Lizelle Onse, room boy na jobless, magdamag pumila sa Elorde Community Pantry sa Paranaque. Sa report ni Nicole Lopez, nilulutong Inday Sara Bongo Tandem, posibleng tapatan ng tambalang Lenny Robredo, Sunny Trillanes. Balita mula kay Mavel Arrive, kampo ng namatay na flight attendant Christine Dacera, maghaharap ng bagong kaso. Sa trending report ni Pichi Gonzales, artist sa Baguio City, araw ang puhunan sa kanyang solar drawings. Showbiz report ni Rocky, Ayon Perez, planong magnegosyo ng manok. JM De Guzman, hindi sigurado kung muling magmamahal. Kevin Peralejo, ikinwento ang pinagdaanan ng magpositibo sa COVID-19. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, RBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. RBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. RBC Network News. Mas dumami pa ang mga community pantries na nagsusulputan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang youth group na samahan ng progresibong kabataan o SPARK hinamon ng anilay mga bilyonaryong mall at grocery owners na magsimula din ng sarili nilang versyon ng community pantry. Ayon po sa grupo, kung kaya ng mga ordinaryong tao, bakit naman hindi kaya ng mga bilyonaryo? Kahit umano sa gitna ng pandemya ay tuloy at malaki pa rin ang kita ng mga ito, kaya dapat lang na tumulong sa mga mas nangangailangan. Magandang araw Pilipinas, alamin na ang mga bagong nangyari at kasalukuyang nangyayari sa bansa at sa buong mundo. RBC Network Breaking News. Isang kapapasok lang na balita, mainit-init ba? Hindi na naman matutuloy ang dapat sana'y pagdating ngayong araw na in-order ng 15,000 o 15,000 doses ng Sputnik V COVID-19 vaccines mula sa Russia. Bakit? Alamin natin sa report ni Christian Manyo. Sa ikalawang pagkakataon, muling napornada ang inaasahang pagdating sa Pilipinas ng unang batch o 15,000 doses ng Sputnik V o bakuna kontra COVID-19 na binili ng pamahalaan sa Gamaleya Research Institute sa Russia. Sa kumpirmasyon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ito'y dahil sa umano'y logistical challenges. Sa hiwalay naman na impormasyon, ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, batay sa natanggap na mensahe ng Department of Health, ang flight mula Moscow, Russia patungo ng Pilipinas ay naribook. At batay sa inisyal na impormasyon, imbes na ngayong araw, ang unang batch o 15,000 doses ng Sputnik V ay inaasahang dadating sa Mayo 1, araw ng Sabado, ganap na alas 4:30 ng hapon. Patuloy naman umano nakikipag-ugnayan ng distributor na Philippine Archipelago International Trading Corporation sa DHL Russia upang matiyak at makumpirma ang iba pang detalye ng naturang shipment. Noong Linggo, matatandaan na hindi rin natuloy ang inaasahang pagdating
pagdating ng Sputnik V dahil sa logistical concerns at export requirement ayon kay Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Habang global shortage naman ang idinahilan ni Testing SAR Vince Dizon. Ang unang batch o 15,000 doses ng Sputnik V o dry run delivery ay paghahatian ng Maynila, Taguig, Makati, Paranaque at Muntinlupa. Ang Pilipinas ay may procurement deal sa Gamaleya para sa 10-20 milyong doses ng Sputnik V. Ang Sputnik V ay may temperature requirement na negative 18 degrees Celsius, 91.6% na efficacy rate at ito ay maaaring iturok sa mga edad 18 anyos pataas. At yan ang MBC Network News, Christian Manyo nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News, Top Story, Top Story. Kalunos-lunos ang pagkamatay ng mag-ina sa sunog na tumupok sa kanilang bahay dyan po sa may Santa Cruz, Maynila. Kaninang umaga po ito nangyari. Para sa kabuang detalye, narito pong report ni Kuya Boy, Boy Gonzales. Patay ang mag-ina sa sunog na naganap sa Elias Street, Santa Cruz, Maynila kaninang umaga. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Giagi, hepe na Santa Cruz sa police station ng mga namatay na sina Prenceline Batol de Leon, 36 anyos, isang vendor at anak nito si Precious, 7 taong gulang. Nagsimula ang sunog alas 6 na umaga sa isang apartment sa number 2012 Elias Street, Santa Cruz. Kapwa at tagpuan na mag-ina na nasa pasimano ng bintana sa ikalawang palapag ng bahay. Meron kasing pare-exit sa bintana ng bahay kaya doon tinangka na mag-ina na tumakas. Subalit kapwa sila hindi nakaligtas. Kita pa sa mga kuwang video at larawan ng mga residente sa lugar na nasunog ng buhay ang mag-ina habang nasa pasimano ng bintana. Sugatan naman ng living partner ni Batol na si Jonel Mandap, 36 anyos at dinala na sa Jose Reyes Memorial Medical Hospital. Naalam na ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmula ng apoy. Bahagya namang nadamay ang katabing bahay na mag-ina. Para sa MBC Network News, Boy Gonzales, nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Yun hong naka-blur, yung nanonood sa social media at saka sa TV ngayon, yun ho yung bangkay nung mag-ina. Kaso hindi pwedeng ipakita, kaya binlur. Samantala, isa pang sunog ang sumiklab sa Kupang, Muntinlupa kagabi, kung saan daan-daang residente ang nawala ng tahanan at aabot sa higit 1 milyong pisong halaga ng natupok na ari-arian. Kabuang detalye ng balitang yan, tinutukan ni Noche. Noche Kakas! Nilapa ng apoy ang nasa 50 kabahayan at isang warehouse building sa nangyaring sunog sa Aquino Damaso compound na Purok 2 PNR site ng barangay Kupang, lungsod ng Muntinlupa kaninang madaling araw. Dahil dito, 253 individuals ang nawala ng tirahan dulot ng sunog. Tinatayang nasa 1 milyong piso naman ang halaga ng mga ari-ariang napinsala na tuluyang naapula alas 4:02 na kanina madaling araw. Ipatukoy at inimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog. Wala namang reported na nasaktan o nasugatan sa insidente na umabot sa ikalawang alarma. Doon si Kakas nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Inirekomenda ng Metro Mayors na extend pa ang modified ECQ sa Mayo po ito hanggang Mayo. Pero kung ikukumpara sa MECQ na umiiral po ngayon, ang sabi nila, mas maluwag daw na MECQ ang inirekomenda nila sa NCR. Narito po ang report. Report ni Nicole Lopez. Inirekomenda ng Metro Mayors sa Interagency Task Force na magkaroon ng mas maluwag na modified ECQ sa NCR sa Mayo. Ayon kay MMDA Chair Benhur Abalos, nagdesisyon ang mga alkalde sa Metro Manila na palawigin pa ang community quarantine pero magiging flexible MECQ na ito. Paliwanag ni Abalos, may mga negosyo na kasi ang papayagan ng magbukas pero ang Department of Trade and Industry ang mag-aanunsyo ng mga ito.
ganito po yun, ano, number one, yung construction. No? Okay. Kasi before po sa NGCQ, yun lang yata national government ang po pwede at iilan lang mga malaking mga project na private. No? Pero ngayon, parang lahat na. Okay. At ito po yung position lang ng mga alkalde, no? Congressman Angel at of course Deo. Yes, sir. Pero ito po yung dinala namin sa IATF. IATF po ang mag, once ma-approve ng presidente, ilalabas po ito. Pero sa napag-usapan na inilista po lahat ng activities ni ng DTI po. Pero sabi ni Abalos, iiral pa rin ang border controls hindi lang sa palibot ng NCR, kundi sa buong Greater Manila area kung saan sakop din ang Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Kung ikukumpara sa GCQ, sinabi ng MMDA Chair na gusto pa rin ng Metro Mayors na kontrolado pa rin ang paglalabas-pasok ng tao sa Greater Manila area. So, kasi kung GCQ tayo, technically, mas maluwang talaga ang GCQ, pero labas-pasok na po ang tao, mas ipapano, no? Mga ano na. So yun ang kinakatakutan po ng mga health experts natin na maganda na ang takbo ngayon pababa. Mm-hmm. So ang naging sabihin na natin ang naging ano lang agreement ng mga mayors is dito tayo sa presinta po sa amin to eh ng DOH at ng NEDA, ng Secretary, na naghanap sila ng middle ground that would address the issue of infection. At the same time, it will also address yung pong issue ng kawalan ng trabaho tsaka mga nagugutom. Samantala, sinabi ni Abalos na inirekomenda rin ng Metro Mayors na iksian ang curfew hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kumpara sa umiiral na curfew hours ngayon na mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Naniniwala ang MMDA Chair na kahit paano makatutulong ang mas maiksing curfew hours sa mga negosyong papayagan ng magbukas ulit dahil di na sila magmamadaling magsara. At iyan ang MBC Network News, Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa Mindanao, anim na simbahan sa Cagayan de Oro isinara sa publiko matapos magpositibo sa COVID-19 ng ilang pare. Yan ang ibang balita sa probinsya sa report ni Pichi. Pichi Gonzalez. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula Cordillera Region. Apat na drug couriers na hulihan ng 1,000,000 pisong halaga ng marijuana sa Mountain Province. Balita mula DYOK Action Radio Iloilo. Mga poster na nag-uugnay sa 8 aktivista sa CPP-NPA kumalat sa Iloilo City. Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan. Pagsusuot ng face mask sa bahay inirekomenda sa Dagupan City dahil sa family transmission ng COVID-19. Balita mula Calabarzon. Empleyado ng munisipyo na nag-sideline sa pagbenta ng droga arestado sa Orion, Bataan. At yan ang malalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Pichi Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Natikita ng mga otoridad ang 19 na kataong maagang pumila sa community pantry sa Quezon City kaninang umaga are. Narito ang report ni Val Gonzalez. Inisyuhan ng violation ticket ng Task Force Disiplina ang 19 na pumila sa Maharlika Community Pantry sa Barangay Old Capitol Heights, Diliman, Quezon City. Ito ay dahil sa wala pang alas 5 ng madaling araw ay makikita ng nagkukumpula ng mga ito sa Maharlika Street. Maagang pumilang mga humihingi ng ayuda sa Maharlika Street dahil sarado at draft off point na lamang ang ng mga donasyon ang Maginhaway Street. 300 piso ngayon ang babayaran ng 19 na violators na galing pa ng iba't ibang barangay sa lungsod. Alas 7 ng umaga, nagsimulang pamimigay ng ayuda, kaya't ang haba ng pilay umabot hanggang sa likod ng National Housing Authority at Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngayong araw ay aabot na lamang sa 15 ang sabayang namimigay ng ayuda o community pantry sa palibot ng Diliman sa lungsod ng Quezon. Para sa MBC Network News, Val Gonzalez, nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News.
Binilahan ng community pantry sa Elorde Sports Complex sa Paranaque ang isang dating hotel room boy na magdamag na nag-abang sa nasabing community pantry, tinulungan magkatrabaho ng DZRH. Ang detalye, alamin natin sa report ni Lizelle Lizelodse. Hindi lang libreng pagkain kundi bagong trabaho ang ibinigay sa isang lalaking magdamag pumila sa community pantry sa Paranaque. Sa panayam ni RH27 Noche Cacas, alas 11 pa kagabi nakaabang si Dennis Cabiles sa Elorde Sports Complex. Umaasa lang daw siya sa community pantry dahil natanggal siya sa trabaho bilang room attendant sa isang 5-star hotel sa Makati. Pero sa tulong ng batikang broadcaster na si Deo Macalma, nabigyan ng bagong pagkakakitaan si Cabiles. Hotel attendant ako, sir. Room attendant po ako sa hotel. Room attendant, lakay. Sir, akong walang work kasi nawalan niya ako ng work. Ayan. Lahat kami natanggal. Sige, hayaan. Malaking bagay ito, sir, sa amin yung mga ginagawa ng mga may kaya na nakakatulong sila sa kahit sa simpleng bagay lang, maliit man ito, pero laking bagay, sir, sa amin. Sir, i-re-recommend na sana kita dun sa boss ko, si Mr. Edlas ng Eurotel at saka Sogo. Ay, laking bagay, sir po. Gusto mo ba dun? Ko, sir. Salamat po. Ngayon pa lang, sir. Tinatanggap ko na po. Ayan. Sige. Kunin mo yung number niya, Nocheta. I-re-recommend natin kay Mr. Edlas ng Eurotel po, sir, at Sogo. Ayan, mabibigyan. Ni Lord sa inyo, sir. God bless you. Mabibigyan ka na ng trabaho. Samantala, isa lang si Cabiles sa 500 pamilyang inabutan ng libreng gulay, bigas, delata at iba pang pagkain mula sa pamilya Elorde. Ayon kay Eliza, manugang ng boxing legend na si Gabriel Flash Elorde, tuwing Miyerkules nag-ooperate ang kanilang community pantry. First come, first served ang sistema, pero ang mga hindi umabot sa cut-off, prioridad bigyan sa susunod. Good morning po, ma'am. Naganda po kami ng 500 pong families for 500 families. Mm-hmm. Nalulungkot lang kami kasi ang dami yung nakapila, pero siguro po sa ibang Wednesday na lang, mabigyan din po namin ng pagkakataon na mabigyan yung iba pa pong nakapila. Sa pakikipagtulungan po ng LGUs at ng barangay, ang ginawa po namin, yung mga hindi po napasama sa first 500, kinuha na po namin yung pangalan para sa susunod yung Wednesday. Sila naman po ang mauna. Para sa MBC Network News, Lizelle Onse, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Kung inihahanda na ng administrasyon ang pambato nilang Inday Sara Bongo tandem sa 2022, pinoporma na rin ng oposisyon ang kanilang panlabang presidential at vice presidential candidate. Posible umano ang tambalang Lenny Robredo at Sunny Trillanes. Ang detalye, alamin natin sa report ni Nicole Lopez. Todo handa na rin ang Magdalo Group sa mga pambato nilang kandidato sa 2022 elections. Ayon kay Magdalo Party List Representative Manuel Cabochan, inihahanda na nila ang posibleng tambalang VP Lenny Robredo at dating Senator Sunny Trillanes IV sa susunod na halalan. Umaasa naman si Cabochan na tatanggapin ni Robredo ang hamon para tumakbo bilang standard bearer ng oposisyon. Pinuri rin ni Cabochan si Robredo dahil tahimik lang ito nagtatrabaho at nagkasapay ito ng mga programa kontra COVID-19 tulad ng swab test cab at e-consulta kahit kulang sa pondo. Una rito, sinabi rin ni Senator Franklin Drilon sa DZRH kahapon na pambato ng Liberal Party sa 2022 elections bilang presidential candidate si Robredo, pero di pa raw napag-uusapan kung sino ang magiging running mate nito. At iyan ang MBC Network News, Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Hindi pa rin nawawalan ang pag-asa ang kampo ng namatay na flight attendant na si Christine Dezera sa kabila ng pagbasura sa kasong rape with homicide sa di umano'y 11 dawit sa pagkamatay ni Dezera. Handaan niya silang maghain uli ng kaukulang kaso kapag natanggap na nila ang kopya ng desisyon ng prosecution. Ang kabuuang detalye babalita sa atin ni Mavel Arive. Handang magharap uli ng bagong kaso ang kampo ng namatay na flight attendant na si Christine Dezera.
Kasunod ito ng pagbasura ng Makati Prosecutor's Office sa kasong rapid homicide laban sa 11 individual na dawit sa pagkamatay ng flight attendant. Sa panayam sa Deezer H, sinabi ng ina ni Christine na si Sharon Dacera na hindi titigil ang kanilang kampo para mapatunayang ginahasa at napatay ang kanyang anak. Giit pa ni Dacera, hindi sila nawawala ng pag-asa dahil may hiwalay na kaso ring inihain ang National Bureau of Investigation laban kina Romel Galido, Valentin Rosales, Gigo de Guzman at walong iba pa. Soonest po na matanggap namin yung hard copy, magbibigay naman po kami ng aming legal action po. Ayan po, Sir Deo. Mag-file kayo ng motion for reconsideration ba or what? Parang napag-usapan na initially ng aming lawyer din po yung magiging legal action namin. Patuloy pa rin kami po, sir, na nananalangin at andyan pa naman po yung NBI na nakasampa pa rin na kaso against sa kanila, sir. Una rito, inaprubahan ni City Prosecutors Dindo Venturaza ang 19 na pahinang resolusyon na bumabasura sa rape at homicide case laban sa 11 katao dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nabanggit din sa resolusyon ang pahayag ng Philippine National Police na ruptured aortic aneurysm ang ikinamatay ni Dacera. Natagpo ang wala ng buhay si Dacera sa City Garden Grand Hotel sa Makati kasama ang kanyang mga kaibigan na sumalubong sa bagong taon noong January 1. At yan ang MBC Network News. Mavel Arive nag-uulat para sa Deezer H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa DXGO Action Radio. Dalagitang nakipag-birthday lang, natagpo ang patay sa Davao City. Yan at iba pang mga balita sa probinsya, tinutukan ni Pichi. Pichi Gonzalez. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula DYPL Action Radio Tacloban. Pagawaan ng bomba ng mga NPA sa Ormoc City, Leyte, natuklasan ng militar. Balita mula Cordillera Region. 25 healthcare workers sa Kalinga Provincial Hospital sa pool ng COVID-19. Balita mula Calabarzon. Medical frontliners ng Batangas Medical Society humirit ng time out. Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan. Top 3 regional priority target ng PIDEA, arestado sa Dagupan City. At yan ang malalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Pichi Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Sinag ng araw ang puhunan ng isang artist sa Baguio City na tuloy pa rin sa paggawa ng kanyang mga obra kahit apektado rin ng pandemic. Ang inspiring story ng solo artist na yan na si Jordan Mangosan. Sa report ni Pichi, Pichi Gonzalez. Araw ang puhunan ng isang solar artist sa Baguio City. Charcoal pencil para sa sketch, magnifying glass at sinag ng araw para sa final touch. Akalain mong obra ang kalalabasan. Nakilala namin si Jordan Mangosan sa Tamawan Village Garden sa Baguio City. Bagamat apektado rin ng pandemya, hirap makabenta. Hindi tumigil si Jordan na magbahagi ng kanyang mga obra. Sa 30 taon na pagiging alagad ng sining, pangunahing advokasya niya ang maipagmalaki ang kultura at tradisyon ng Cordillera. Sa solar drawing o mas kilala sa tawag na photography, ayon kay Jordan, talagang tiyaga ang kailangan dahil swerte ka kung mataas ang sikat ng araw. Gaya na lang ng kanyang pinakabagong obra na inabot na ng ilang buwan. Ang obrang naabutan naming tinatapos ni Jordan, ang Lungayban, na layong ipagmalaki ang ganda ng mga igorot. Obra niyo. Ang aking inspiration, gusto ko lang naman nang ipakita sa ating mga kababayan o sa ibang culture na ganito yung itsura rin ng mga igorot. Kaya yun ang nag-push din ng aking
isip na gagawarin nga ako ng mga tsura ng mga ibang igorots na tayo ayaw naman. Maganda, opo. Maaari namang bisitahin ang mga obra ni Jordan sa Roofless Art Studio sa La Trinidad, Benguet. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Showbiz naman tayo. Ayon Perez, planong magnegosyo ng manok. JM De Guzman, hindi siguradong kung muling magmamahal. Samantala, Kevin Peralejo, ikinuwento ang pinagdaanan ng magpositibo sa COVID-19. Narito ang showbiz balita ni Rocky. Disidido si Ayon Perez na magkaroon ng negosyo sa kanilang probinsya sa Concepcion, Tarlac. Ayon sa boyfriend ni Vice Ganda, dalawang negosyo ang gusto niyang itayo. Isa ay ang pagtitinda ng manok at ikalawa ay ang pares-pares. Ayon kay Ayon, alam umano niyang panandalian lang ang showbiz kaya't nag-iisip na siya ng pangmatagalang negosyo para may fallback kung sakaling wala na siya sa showbiz. Ayon pa kay Ayon, pagtitinda ng manok ang naisip niya dahil na-experience niya raw na sumideline sa pagtitinda ng manok at doon niya nakita na walang talo kapag manok ang naging negosyo dahil lahat na ibebenta maging ang balahibo nito. Isa pa umano sa gusto niya ay pares-pares dahil walang 24 hours ng kainan sa kanilang lugar. Marami raw kasing mahilig uminom sa kanila at pagkatapos uminom ay pagkain ang hanap ng mga ito kung kaya't ang pares ang isa pa sa naisip niyang itayong negosyo, isang 24 hours na pares-pares. Kaugnay nito, muling binalikan ni Ayon ang hirap nila noon kung saan upang makatulong sa pamilya ay katukatulong siya ng kanyang ina sa pagtitinda ng mga kakanin. Sobrang hirap daw nila noon to the point ng gumigising silang lahat kapag umuulan dahil butas-butas ang kanilang bubong. Hinihintay daw nila na tumila muna ang ulan bago sila muling bumalik sa pwesto para matulog. Anya, naging lesson sa kanya na maging mapagdasal at magtiwala lamang sa proseso ng Panginoon. Sa ibang balita, inamin ni JM De Guzman na hindi siya sigurado kung muli siyang magmamahal. Ito ang binanggit na aktor sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga para mag-promote ng kanyang bagong teleserye. Nang tanungin ni Tony kung ano ang natutunan niya sa kanyang bagong series, ay sinabi ni JM na marami siyang natutunan sa kanyang sarili kapag tinatakel na niya ang kanyang role na ginagampanan. Halimbawa umano dito ay kung paano siya magmahal at kung paano siya humarap sa nangyayari sa kanyang buhay. Nang tanungin naman ito ni Tony kung iba na ngayon ang pag-handle niya sa kanyang love life, ay dito na sinabi ni JM na hindi niya alam kung magmamahal pa ba siya. May lungkot sa mga mata na sinabi na aktor ang mga tagang, hindi ko nga alam kung magmamahal ako ulit. Unang-una raw ay hindi naman siya ngayon naghahanap ng mamahalin dahil masaya naman daw siya sa takbo ng kanyang buhay ngayon. Binabantayan niya raw ang kanyang emotional state sa ngayon, lalo na at kasimula pa lamang ulit niya, bagamat looking forward daw siya sa mga susunod na chapter ng kanyang buhay. Hindi raw siya sure kung ano ang mga mangyayari, ngunit pinaghahandaan niya raw ito. Sa ngayon daw ay masaya siya dahil pinagkatiwalaan ulit siya ng isang proyekto sa dinami-dami ng mga aktor ngayon. Samantala, sa isa pang balita, malaking leksyon ang natutunan ni Kevin Peralejo matapos makaligtas sa COVID-19. Ayon sa actress, hindi naging madali ang pinagdaanan niya sa paikipaglaban sa nasabing virus. Unang-una umano ay dahil 7 araw siyang mag-isa lamang sa ospital kung saan ang mga frontliner ang tila naging pamilya na niya. Anya, ang mga ito raw ang kasakasama niya hanggang sa comfort room na tila naging bonding moment na raw nila. Ikinuwento ito ni Heaven nang maging guest ito sa Magandang Buhay kung saan sinabi nito na ang itinurong leksyon nito sa kanya ay ang mabuhay sa kasalukuyan. Kadalasan daw kasi ay ang future ang iniisip ng lahat na wala nang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho at hindi na na-appreciate ang kasalukuyang nangyayari. Dahil sa nangyari, kung kaya't na-appreciate niya raw ang mga taong kaharap niya ngayon dahil ito daw ang mga taong totoo at mga taong dapat niyang kausapin. Una rito, kinumpirma ni Heaven sa kanyang vlog noong April 19 na nagpositibo siya sa COVID habang nasa lock-in taping ng teleseryeng Bagong Umaga. MBC Network News! Pumalo na sa 1,013,618 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health ng 7,204 na bagong kaso ng virus sa bansa.
Samantala, sa nasabing datos, 71,675 ang nananatiling active cases, habang pumalo naman sa 925,027 ang kabuang bilang ng mga gumaling sa COVID. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga may init at mga nagte-trending na balita sa MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Nakatakas na sana ang isang holdupper matapos mabigong pagnakawan ng isang gasoline station sa Nueva Ecija. Pero sa kulungan din ang bagsak nito matapos maaresto ng balikan ang nalaglag niyang cellphone sa hinoldup na gas station. Narito ang trending report ni Pichi. Pichi Gonzalez. Nakatakas na naaresto pa. Ito'y matapos balikan ng isang holdupper ang nalaglag niyang cellphone sa gasoline station na hinoldup nito sa Gimba, Nueva Ecija. Kinilala ang suspect na si Gabriel James Fernandez, 19 anyos, empleyado sa STL. Sa investigasyon ng pulisya, alas 11 ng gabi na magtungo si Fernandez sa KYM gasoline station at nagkunwaring customer. Pero bigla umano itong bumunot ng patalim at nagdeklara ng hold-up sa pump attendant. Ibibigay na sana ng attendant ang koleksyong pera, pero nang makatsyempo ay nanlaban ito sa hold-upper. Dahil dito, napilitang tumakas ang suspect at sa pagmamadali ay naiwan ang tsinelas at nahulog ang cellphone. Pero ilang saglit lang ay bumalik ang suspect sa gasoline station para hanapin at bawiin ang nalaglag niyang cellphone na naging daan ng pagkakaaresto nito. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez. Nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Iminungkahi ng mga senador na dapat gawin ng patakaran ng DOH ang pagpapatupad ng travel ban sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. Kabuong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Milky. O ni Manang Milky, Milky Rigunan. Dapat may mahigpit ng guidelines ang Department of Health at Interagency Task Force para sa automatic travel ban sa mga bansa na may mataas na kaso ng COVID-19. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, sana hindi na maghintay pa ng public clamor ang DOH at IATF bago sila mag-implement ng travel ban. Git ni Hontiveros, sana hindi na maging welcoming committee ang Pilipinas sa mga bagong COVID-19 variants dahil laging napakabagal at last minute ang mga desisyon, kaya lahat anya ng bagong strain sa mundo ay kumakalat na sa bansa. Kwenasyon ni Hontiveros kung bakit makalipas ang isang taon, wala pang malinaw na protocol ang DOH at IATF para sa mga travel ban. Pinuna rin ni Hontiveros sa mga naunang statement ni Health Secretary Francisco Duque III na not concerning ang bagong double mutant variant sa India, sa kabila ng warning ng mga foreign health experts na nagre-resulta ito ng severe infection sa mga bata. Sabi ni Hontiveros, sa halip na mangulekta tayo ng COVID-19 variants, dapat matagal nang nakalatag ang protocols at guidelines ng IATF sa pag-iimpose ng automatic travel ban base naman sa findings ng ibang mga bansa. Apela pa ni Senator Hontiveros, wag na sanang hintayin pa na matulad tayo sa bansang India. Una rito, kahapon lang ipinag-utos ng Malacanang ang travel ban sa India mula April 29 hanggang May 14. Para sa MBC Network News, Milky Reguna nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Patay ang dalawang drug suspects sa engkwentro ng mga pulis sa Taytay, Rizal. Nakumpiska rin ang mga otoridad ang higit 100,000 pisong halaga ng shabu sa mga ito. Narito ang report ni Noche. Noche Cacas. Nabaril at napatay ng mga pulis matapos mauwi sa engkwentro ang bypass operation sa Taytay, Rizal mag alas 12 kagabi. Dead on the spot ang target na si alias Alvin at ang kasamahan nito. Ayon sa report ni Police Colonel Glenn Gonzalez ng PNP Drug Enforcement Group, nakipag-deal sa mga operatiba ng PEDEG si alias Alvin sa Highway 2000 Extension, Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Sa halip na sumuko, bigla umanong pinaputukan ang pwersa ng operatiba nang matunugang pulis ang nakatransaksyon. Batay umano sa record ng PNP, sinabi ni Colonel Gonzalez si alias Alvin ay tagabagsak ng droga ni Michael Lucas na naaresto sa Town and Country Homes sa Dasmariñas, Cavite, kamakailan.
kasabwat rin umano si alias Alvin sa Filipino Muslim sa drug group na konektado ng isang Chinese national na nakabase sa Hong Kong. Ayon pa kay Gonzales, tinatawagan lang umano si alias Alvin ng Chinese kung saan, kailan at kanino dadalhin ang naturang illegal drugs. Dagdag pa ni Gonzales, kilalang notorious at pasimuno sa pagpapakalat ng illegal drugs si Alvin sa Region 4A, National Capital Region at Karatig Region. Kabilang si alias Alvin sa personalidad sa kopla na chain knuckle. Nasabat sa Baybas operation ang more or less 15 kilos ng umano'y shabu na naaabot sa 102 million pesos. Nakumpiska rin ang isang sasakyan na si Pero Sidan na ginamit ng mga suspect, dalawang 9mm na pistol at iba pa. Yan ang MBC Network News. Natsikakas nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Emosyonal na inalay ni Jigo de Guzman sa kanyang inang si OPM icon Claire de la Fuente ang pagkakabasura ng kasong rape with homicide laban sa kanya at sa 10 iba pa. Ayon kay Jigo, hindi dapat masaya at dapat natapusin niya ang laban ng ina na pumanaw na dahil sa cardiac arrest. Narito ang report ni Elaine. Elaine natin. Inalay ng anak ni OPM icon Claire de la Fuente na si Gregorio Angelo Rafael de Guzman ang dismissal ng kasong rape at homicide laban sa kanya at 10 mga kasamahan matapos na madawit sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera. Sa panayam ni Morley Alino at Gorge Rula sa programang Showbiz Talk Ganern kay de Guzman, emosyonal nitong kinuwento ang labis na kasiyahan sa pagkakadismiss ng kaso. Pero napahagulgul ito matapos na ikwento ang aniyay matinding pinagdaanan nila ng kanyang mga kaibigan at ang kanyang inang si Claire na pumanaw na noong March 30 dahil sa cardiac arrest. Ayon kay Gigo, pinaghirapan at ginawa nito ang lahat para lumaban kaya itutuloy niya ang laban na sinimulan ng kanyang ina. Dati po sa nanay ko. Pero ngayon yung parang pinigarapan niya to at feeling ko lang po na appropriate po na tapusin ko to po para sa kanya. Na-mention mo nga kanina na ayaw mo na sana to isama pa to para sa mamo, pero I'm sure masaya rin siya ngayon na nalaman na ito. Kinausap mo ba siya, Jigo? Kinausap mo ba siya? After nung promulgation, yung lumabas, ano ang sinabi mo sa kanya? We did it. Sana lang nakita niya yung papeles para nakakalma siya. At hindi siya nag-alala para sa akin. Binigyang diin rin ito na walang dapat sisihin sa pagkamatay ng OPM icon, pero labis rin ang kanyang panghihinayang na wala na ang kanyang ina ngayong lumabas na ang katotohanan na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Dasera at sinubukan lang naman nilang tumulong. Hindi ko alam eh. Totoo. Ano po dapat natin sabihin doon, di ba? Alam po natin yun, pero ano masasabi natin? Oo. Jigo, kung bakit sinubuko ko lang po tumulong. Oo. Pasensya ka na, Jigo. Okay lang, sige, iiyak mo na lang. Pwede ba, stop na natin, na iiyak din talaga ako kay Jigo. Oh. Binasura ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong rape with homicide na isinampa ni Sharon Rose Dasera laban sa 11 respondents kaugnay ng pagkamatay ni Christine sa isang hotel sa Makati noong bagong taon matapos ang kanilang New Year's party. Kabilang sa respondents na naabsuelto sa kaso ay sina Gregorio Rafael de Guzman, John Paul de la Serna III, Romel Galido, John Paul Halili, Jezreel Rapinan, Alain Chen at limang iba pa. Yan ang MBC Network News. Elaine Apit nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Ito sana all. Nakatanggap naman ang 2,000 pisong educational assistance sa mga estudyante ng University of Caloocan City mula sa lokal na pamahalaan. Detalye, iatid sa atin yan ni Edwin Duque.
Nagsimula na ipamahagi ang tig 2,000 tulong pang-edukasyonal sa mga kwalipikadong mag-aaral sa Kolehiyo ng University of Caloocan City o UCC. Matapos na iabot ang tulong, wala naman kay Congressman Alung Malapitan at ang Department of Social Welfare and Development o ng DSWD. Sila umaro iyong mga kwalipikadong estudyante na kasalukuyang naka-enroll ngayong semestre sa nasabing universidad. Ayon sa mambabatas, malaking hamot sa mga mag-aaral lalo na sa mga kolehiyo na ang klase ay online classes. Umasa itong makakatulong sa kanilang pag-aaral ang halagang matanggap ng mga eskolar lalo na sa gitna ng patuloy na pananalasa ng pandemya. Iniyak din ito ang patuloy ng paghanap ng paraan o pangisulong ang kapakanan ng mga mag-aaral at ang dekalidad na edukasyon sa lungsod. Kailangan namanong mag-invest ang pamalahan sa mga estudyante dahil sila ang magiging tagapangasiwa ng kinabukasan ng bayan. Sa panahon namanon ng pandemya ay mas nararapat na suportahan ang kanilang mga pinangarap at hikain sa buhay sa pamamagitan ng sapat na tulong, tamang gabay at pagpanday sa kanilang kakayahan at talento. Nabatid ang batang Malapitan din ang mayakda ng ordinansang pagpapatupad ng libreng tuition fee para sa mga mag-aaral ng UCC nung siya ay konsyal ng lungsod ng Caloocan. Ang pamahagi ng educational assistance tuwing Martes sa distribution site na itinalaga naman ng pangasiwahan ng University of Caloocan. Para sa MBC Network News, Edwin Duque nagulat para sa DZRH, ang kanonan sa Pilipinas. Mga isyong nakakatawag ng pansin at kapatol-patol ng comment. Hashtag Patol sa MBC Network News. Good news po ito dahil maglalaan ang pamahalaan ng 5,000 doses ng COVID-19 vaccines para sa mga overseas Filipino workers at maging mga minimum wage earners na kasama sa A4 priority group sa darating na Labor Day. Labor Day is May 1. Matatanda ang required na sa ilang mga bansa na bakunado ang mga OFWs para makapag-abroad. Alamin po natin ang MBC hashtag Patong Report ni Arian Rabuya. Pasok sa listahan ng mga babakunahan ngayong Labor Day ang mga overseas Filipino workers. Ito'y matapos maglaan ng 5,000 doses ng COVID-19 vaccine ng Interagency Task Force para sa mga Pilipinong nasa A4 groups o mga OFW at mga minimum wage earners. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inaprobahan ng IATF ang request ng Department of Labor and Employment na gamitin ang vaccine bilang symbolic inoculation ngayong Labor Day sa May 1. Dahil dito, inutusan na ng Malacañang ang DOLE na gumawa ng master list ng mga makakatanggap ng bakuna. Pero hindi pa rin inilalabas ang vaccine guidelines para sa 4th priority group. Matatanda ang una nang isinulong ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite ang pagpapabakuna sa mga OFW dahil halos required na ang vaccination upang makapasok sa ilang mga bansa. Aniya, required na ang bakuna para sa mga sea-based at land-based OFW. Samantala, batay naman sa inilabas ng pag-aaral ng International Research and Analytic Groups na YouGov, marami pa rin mga Pilipino ang ayaw magpabakuna kontra COVID-19, kung saan pangatlo sa pinakamababa ang bansa na mayroong willing magpabakuna. Ang yan ang MBC hashtag Patol. Arian Rabuya para sa MBC Network News ng DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Impormasyong galing sa eksperto, impormasyong galing sa pag-aaral, alamin ang tamang impormasyon sa Expert's Opinion sa MBC Network News. Oh, sa mga bitter, mga broken-hearted dyan ha, makinig maigi. Hirap ka bang makamove on? Meron kaming tips kung paano mabilis kang makapag-move on mula sa iyong dating karelasyon o yung tinatawag na ex. Alamin natin sa Expert's Opinion Report na ito. Magandang paraan upang mabilis kang makamove on sa isang relationship, alamin!
Ikaw ba ngayon ay brokenhearted at pilit nag-move on? Ang pag-move on ay isang masakit na part ng isang natapos na relasyon. Mahirap man, pero kailangan. Kaya payo ng matchmaker at dating coach na si Julie Becker, let yourself mourn. Hayaan ang sarili na magluksa at masaktan dahil ang taong iyong binitiwan sa relasyon ay naging parte ng iyong buhay. Kaya mahirap ang mag-detach. Dagdag naman ang matchmaker na si April Davis. Iwasan ang pagsisi sa sarili o di kaya'y sisihin ang iyong naging karelasyon. Iwasang isipin na hindi kanya deserve o hindi mo siya deserve. Dahil sa isang relasyon, dalawang tao ang involved at dalawang tao rin ang at fault kapag ito'y natapos. Mainam din na baguhin ang iyong routine o environment para magkaroon ka ng fresh and new perspective sa isang bagay. Ang process ng pag-move on sa isang relasyon ay mahirap pero iba-iba ang nagiging experience ng bawat isa. Basta't ang mahalaga, hindi ka matatakot na magmahal ulit kapag ikaw ay handa na. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin Na This. Ikaw ba ay medyo gipit? Aw! Lagi naman. Ay, bakit hindi ka kumapit sa pag-ibig? Mamasang? Hindi, yung pag-ibig ho na sa ngayon ng gobyerno. Eto, alamin po natin ang step-by-step procedure ng pag-a-apply ng multi-purpose loan sa pag-ibig sa report ni Christopher. Christopher Lee. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin Na This. Step 1, magpunta sa pinakamalapit na tanggapan ng pag-ibig sa inyong lugar. Maaari mong ma-check sa website ng pagibigfund.gov.ph ang branch na malapit sa iyo. Step 2, manghingi sa information desk na multipurpose loan application form o MPL. Lakipan ito ng iyong tamang detalye at bibigyan ka ng numero at hintayin na ikaw ay tawagin. Step 3, maghanda ng mga sumusunod. Dalawang photocopies ng valid ID. Isang certified true copy ng iyong payslip sa iyong current employer. Step 4, hintayin tawagin sa processing window ang iyong numero at ipasa ang mga requirements. Step 5, maghintay ng 5 to 7 working days para sa proseso ng iyong loan na darating sa iyong pag-ibig loyalty plus card. Paalala, dapat meron ka ng 24 months contribution para ikaw ay makapag-loan sa pag-ibig. At yan ang step-by-step sa proseso ng pag-apply sa multipurpose loan ng pag-ibig. Now, Alam Na This, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong hashtag Alam Na This, dapat i-share na this. Mga katanungang batas lang ang makakasagot. Mga isyung batas lang ang makakalinaw. Tandaan, kakampi mo ang batas. Kung may alam ka sa batas, sa Legal Minds, sa MBC Network News. Tanong, ang misis mo ba ay napakaselosa? Aw! Laging TH o yung tinatawag na tamang hinala. Pwede ba siyang ikonsidera na may psychological incapacity at gawin itong grounds para, hala, mapawalang visa ang kasal ninyo? Yari, tamang hinala. Alamin natin sa Legal Minds Report ni Attorney Cal. Pagiging selosa ng iyong asawa, pwede bang ikonsidera siya na may psychological incapacity at gawin itong ground para mapawalang bisa ang kasal? Ayon sa Article 36 ng Family Code, maaaring mapawalang bisa ang kasal kung sa panahon ng inyong kasal, ang iyong asawa ay psychologically incapacitated na magawa ang mga mahalagang obligasyon sa kasal. Ang kasal ay maaaring mapawalang bisa din kung ang kanyang psychological incapacity ay nagpakita rin pagkatapos ng kasal. Ang pagiging selosa ng iyong asawa ay hindi sapat na batayan para maikonsidera ang iyong asawa na siya ay may psychological incapacity at hindi magampanan ang mahalagang obligasyon sa inyong kasal. Sabi nga nila, ang mga misis ay may women's instinct kung ang kanilang asawa ay may nilalande. Kaya mister, kung tamang hinala ang iyong misis, kunin ang kanyang tiwala at magsabi at magpaalam kung saan ka pupunta. Health facts, tips, info, health check plus health capsule.
Sabi nga nila, beauty comes from within, kung saan kitang-kita at nagiging maganda umano ang isang tao kapag merong healthy skin and body. Pero ano-ano nga ba ang mga indikasyon na healthy ang skin and body ng isang tao? Alamin natin sa Health Check Plus report na ito. Mga senyales ng healthy skin and body, alamin! Health Facts, Tips, Info, Health Check Plus, Health Capsule. Sabi nga nila, beauty comes from within. Ayon sa mga beauty experts, ang pagkain ng tama ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng magandang pangangatawan at kutis. Batay naman sa beauty writer na si Sukriti Wahi, ang beauty routine ay nakakatulong para mapaganda ang katawan ng isang tao. Pero mas magiging effective ito kung healthy rin tayo from the inside. Pero ayon sa clinical nutritionist na si Jessica Seppo, mayroong the best foods para ma-achieve ang glowing and healthy skin. Anya, ang sign ng healthy skin and body ay pagkakaroon ng clear skin, bright eyes, at lustrous hair ay refleksyon ng pagkakaroon ng magandang inner health. Ang hindi rin pagkakaroon ng dry skin, red face, at elastic skin ay indikasyon ng healthy skin. Ilan lamang yan sa mga signs and symptoms na healthy ang kutis at pangangatawan ng isang tao. Alamin ang tama, ikalat ang tama, baka buhay mo o ng mahal mo sa buhay ang masagip mo. Kaya siguruhin nakatutok tuwing Linggo, alauna ng hapon sa Health Check Plus! Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. At isa sa dapat palagi nating panatiling malinis ay ating car window. Kaya naman, eto, meron kaming tips and trick kung paano mapapadali ang paglilinis ng car window sa TNT Report ni Arian Rabuya. Easy hacks kung paano linisin ang car window, alamin. Madumi na ba ang iyong car window? Aba, mayroon kaming tips para dyan. Una, pwedeng gumamit ng wet wipes bilang panlinis sa iyong mga bintana. Maliban nito, maaari ka rin gumawa ng iyong sariling window cleaning fluid. I-mix lamang ang dishwashing liquid, rubbing alcohol at tubig. At pwede rin gamitin ang soft drinks na panlinis ng car window. Ilan lamang yan sa mga easy hacks para mapanatiling malinis ang ating mga car window. Pinakahuling balita sa mundo ng sports, MBC Network News. Game now! Game now! Sa sports, PBA makikipag-usap na sa Malacanang ngayong araw para sa pagsisimula ng 46th season ng Liga kahit may pandemya. Iba pang balita sa mundo ng sports si ating Miss Cindy. Cindy Argarin. Pinakahuling balita sa mundo ng sports, MBC Network News. Game now! Game now! Sa mundo ng basketball, PBA Commissioner Willie Marshall at Barangay Ginebra Governor Al Francis Chua makikipag-meeting sa Malacanang ngayong hapon patungkol sa 46th season ng PBA. Kahapon sa Philippine Sports Writers Association o PSA Forum, sinabi ni Marshall na kakausapin nila sila Executive Secretary Salvador Medyaldea at Senator Bongo patungkol sa kung paano maibabalik ang pinakamalaking liga ng basketball sa bansa. Bukas, nasa Malacanang kami, kasama ko si Governor Al Francis Chua. Kausapin namin siguro si nandiyan yata si Secretary Medyaldea at si Senator Bongo. Sinabi na noon ni Marshall na balak ng liga magkaroon ng two conferences ngayong taon. Isang All-Filipino at isang Reinforced Conference o yung may import ang kada team. Isa sa mga pag-uusapan nila Marshall sa Malacanang ay ang mga posibleng paraan paano matutuloy ang liga sa gitna ng pandemya. Kabilang na dyan ang pagkakaroon ulit ng PBA bubble ngayong taon. Sinabi ni Marshall na madaming fans na daw ang nangungulit at sabik na sabik makabalik ang liga kaya ipinipilit ng PBA matuloy ang 46 season sa kabila ng mga nangyayari. Kaya inaano din namin, minamadali din namin kasi one, yung mga fans kinukulit na tayo. So, ginagawa natin ang paraan. Target ng PBA makabalik sa paglalaro sa katapusan ng Mayo o sa kalagitnaan ng Hunyo. At yan ang MBC Network News at Cindy Argarin para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network Weather News.
Ngayong araw po ng Miyerkules, nakakaapekto ang easterly sa buong bahagi po ng ating bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung mainit na hangin na nagmula naman po sa Pacific Ocean. Kaya naman ngayong araw, asahan po natin ang mainit at maalinsangang panahon na mayroong mga kaunting pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. At para po sa ating 3-day weather forecast sa Manila, asahan ang good weather ngayong Thursday at temperaturang nasa 26 to 33 degrees Celsius. Magiging maganda naman ang panahon ngayong Friday at temperaturang nasa 26 to 34 degrees Celsius. Asahan din ang magandang panahon ngayong Saturday at temperaturang nasa 25 to 35 degrees Celsius. Ngayong Wednesday, April 28, 2021, ipinagdiriwang natin ang Broken Hearts Day. Ito ay ang pagdiriwang para po sa mga kabataang naaapektuhan ngayon ng sakit na cancer. Kaya naman bilang pagdiriwang sa araw na ito, magbigay po tayo ng suporta sa mga taong mayroong sakit na cancer at sa mga pamilyang apektado ng sakit na cancer. Hashtag Broken Hearts Day. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Showbiz tayo, Jolo Revilla nagsorry matapos mapagkamalan si Lapu-Lapu na si Ferdinand Magellan. Yung showbiz sa balita naman si Will Smith, hangang-hanga sa kambal na si Buanong Beatboxers. Detalye showbiz sa report ni Rocky. Nagsorry na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla matapos na mapagkamalan nitong si Ferdinand Magellan ang Cebuano hero na si Lapu-Lapu. Nangyari ang pagkakamali ni Jolo nang mag-post ito sa kanyang Facebook page ng pagbati ng ipagdiwang ang 500th anibersaryo ng Victory at Mactan. Sa kanyang post, nakasaad dito ang mga katagang isang pagsaludo sa kagitingan ng isa sa mga unang bayani ng bayan na si Ferdinand Magellan na nagbuwis ng kanyang buhay para sa kalayaan, 500 taon na ang nakararaan. Agad na nag-trending sa Twitter ang nasabing post ng i-screenshot ito at i-post sa nasabing social media app. Matapos ang 3 oras ay kinorek na ito, ngunit tuluyan na rin itong binura. Matapos ito ay agad na nag-issue ng apology si Jolo dahil sa naturang blunder. Sa kanyang apology, sinabi ni Jolo na nagsasorry siya sa confusing post kaugnay sa celebration ng victory ni Lapu-Lapu sa Mactan. Sinisiri ni Jolo ang kanilang intern sa opisina na siya umano naglagay ng caption sa naturang meme nang hindi muna inalam ang katotohanan. Kasabay nito ang pagsasorry ni Jolo sa mga Cebuano at sa lahat ng mga Pilipino dahil sa naturang pagkakamali. Una rito, ginunita ng Pilipinas noong Martes ang 500th taon ng talunin ni Lapu-Lapu ang itinuturing na kaunahang bayani ng bansa ang mga Spaniards noong April 27, 1521. Kasabay nito, isinagawa ang isang reenactment ng naganap na Battle of Mactan sa Lapu-Lapu City habang sunod-sunod na flag raising ceremonies naman ang isinagawa ng ilang lugar sa Pilipinas upang gunitain ang naturang pangyayari na tumata sa kasaysayan ng Pilipinas. Samantala, sa ibang balita, nakatanggap ng paghanga ang Cebuano beatboxing queens na sina Jomar at Jake mula mismo sa Hollywood superstar na si Will Smith. Ginawa ni Will Smith ang kanyang appreciation sa dalawa nang mapanood nito ang pagbibeatbox ng kambal sa kantang Animals ni Martin Garrix. Agad na ipinost ng international singer sa kanyang Instagram account ang video na nasabing performance ng dalawa. Nilagyan ito ni Will Smith ng caption na, "Before, the internet people would just be good at something like this and nobody would know. Tragedy. Shout out Jomar and Jake." Sabay-sabi nito ng, "This is spectacular." As of this writing, humakot na ng milyong-milyong views ang nasabing cover na ginawa ng kambal. Maging ang original singer nito na si Martin Garrix ay nag-react sa pamamagitan ng isang tawa. Samantala, hindi naman makapaniwala ang kambal sa pagkakanotice sa kanila ni Will Smith. Ayon sa mga ito, masayang masaya sila dahil napansin ni Will Smith ang kanilang performance. Akala umano nila ay mga kapwa Pinoy lamang ang makakapanood ng kanilang video, ngunit dahil sa ginawa umano ni Will Smith kung kaya't napanood na ito sa buong mundo.
Ayon sa Kambal, na-discover nila ang kanilang talent sa pagbi-beatbox noong sila ay 5 taong gulang pa lamang, kung saan wish umano nilang mag-iisang DJ someday at magkaroon ng sariling recording studio. MBC Network News. Galing, di ba? Pagka naging okay ang lahat, pag naging okay ho lahat, mga kaibigan, eh, pag darating yung aliwan, bitahan natin. Yung Kambal, hindi si Jolo. Yung Kambal, ha? Hindi si Jolo, ha? At mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, asahan niyong nakabantay ang buong network sa buong bansa para sa pinakabagong mga balita. Hanggang bukas, Huwebes, tandaan, responsibilidad po natin ikalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita, naka-report agad, naka-post agad, naka-broadcast agad. MBC Network News, ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa, kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina, ang pinakamalawak na newscast. MBC Network.